Doon naman tayo ngayon sa mga pagkakaiba. Okay? Ano yung pagkakaiba ng pag-ibig at pera? Oh, in terms of the minimum amount, ang pag-ibig, 500 pesos yung kailangan mo na initial. Pero sa pera, 1,000 pesos ang kailangan na initial. Yan po yung nakita namin. Pero actually sa karanasan ko, sa pag-ibig kasi, pag nag-open ka, ay walang fees. Diba? Sa pera, pag nag-open ka, nung una kaming nag-open, I think I paid about 3,600 pesos to open the account. O, edi kulang pa yung 1,000 mo. Diba? Ayun. Ano yung mga institutions na involved dito, no? So, ang pag-ibig po ay government program, pag-ibig MP2. So, siya ay nasa Home Development Mutual Fund or ang pag-ibig fund natin. Ang pera naman po, tatlong organizations po yung pwede ng administrator, ano? BPI, BDO, sila yung nauna. Tapos ang latest po ay ang ATRAM. Okay? So, yun. Ang withdrawal sa pag-ibig, 5 years. Sa pera, at 55 years old with at least 5 years contribution. So kung nagsimula ka ng, say, nagsimula ka ng 53 years old, hindi mo mawi-withdraw ng 55. Mawi-withdraw mo sa 58 mo kasi may 5 years dapat nga contribution ka dyan. So kami po, nag-open kami, I think this we are on our 3rd year pa lang sa aming pera. Pero ako po ay 42 years old na. So, 18 years, 18 plus 5, 23 years pa bago ako mag-55 years old. Ayan, so doon ko pa lang siya makukuha. No? So, sana naman walang mangyari na death or disability, ganyan, nakailanganin ko siya. So, this is really for retirement. Okay? Maximum amount sa pag-ibig ay walang limit. Okay? Walang limit. Sa pera, wala ding limit actually. Pero, beyond 100,000 pesos na contribution, taxable na. Ang liit, di ba? So, dito sa pag-ibig eh, walang limit na ano na non-taxable siya. So, 100,000 po for non-OFWs and I think 200,000 pesos for OFWs po ito, no, sa pera. Okay. Ano pa? Sa guarantee, ang pag-ibig po ay government guaranteed. At ang pera naman ay hindi covered ng PDIC, no? So wala po itong guarantee talaga. Depende sa performance ng mapipili ninyo na investment product or fund, okay? Ang fees, zero fees and charges. Ang pera po ay may management fees, no? Kami usually parang nag-earn, ang ROI na neto na nakuha namin last year ay 5%. Pero ang gross niya, I think, ay 6.5. So, natanggal yung 1.5 dahil yung management fees. Okay? Ano pa yung mga pagkakaiba? Saan ini-invest yung pera na inilalagay natin? So, sa housing projects, government securities, and corporate bonds, usually sa pag-ibig. Sa pera naman, ang dami, no? Traditional investment siya, UITF, mutual fund, annuities, insurance, pension products, pre-needs, ganyan. So, sa traditional siya, medyo hindi ko siya gusto. Okay? So, yun. At saka, actually, kung ano, no? Kung interested kayo mamaya, ay papakita ko yung breakdown ng aking portfolio. Malay nyo naman, you will learn something out of it. Okay? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.